Nabulaga ng sawa ang mga nakatira sa isang bahay sa Quezon City. Ang isa sa mga humuli, nilingkis pa ng sawa sa gitna ng panayam ng News 5. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Nabulabog ang mga residente ng barangay Talipapa, Quezon City kahapon. Isang sawa kasi ang nadiskubre sa loob ng kisame. Ang lalaking ito, pumasok pa sa maliit na siwang para makita ng husto ang ahas. Tama yung ilaw ko? Ito. Yan yung katawan niya. Oh, sa tabi nitong ilaw na to, ito yung katawan. Nang makita na nilang posisyon, nagsalitan na ang ilang lalaki sa paghatak sa sawa. Atake mo! Wala kami naman! Wala lang! Hey! Baba ka dyan! Tagumpay namang naalis ang Burmese python na nasa siyam na talampakan ng haba. Kwento ng barangay Tanod na si Oton Ortiguera, patulog na sana ang kanyang misis nang makarinig ito ng kaluskos sa kanilang kisame. Tinawagan nga ako nung kasawa ko. Tapos sinabi na may asto sa bahay. Pagdating dun, nagulat din ako, laki pala. Tapos, siyempre, tinawagan ko na yung ibang kasamahan namin. Kabilang sa mga rumisponde ang isa pang tanod na si Alan Panganiban. Ini-interview ko na siya nang bigla siyang nilingkis nang nahuli nilang sawa. Ito, sa estilo naman ito, nung nahuli namin ito nung anong itawag. Hindi naman nasaktan si Panganiban. Sanay na rin daw siya sa mga ahas dahil siya ang madalas na tagahuli kapag may sawang napapadpad sa kanilang barangay. Posible raw na galing ang mga ahas sa Tulyahan River o sa mga bakanteng lote sa lugar. Sir, ito ba yung unang beses na nakahuli kayo ng ahas? Ay, hindi. Madalas. Madalas ako makakuha. Siguro sa loob na isang taon, nakaka-anim na ako. Malabas lang naman ito pagkagutom o kaya tag-ulan. Yun ang ano niya. Nakatakdang i-turn over sa City Wildlife Office ang nahuling sawa. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5.